And today, we have this lesson or world religion. Pag-aaralan po natin ng mga Seventh-day Adventist. Ang tawag din po sa kanila sa Tagalog, mga Sabadista. And you will understand bakit Sabadista at mga Adventist po sila later on. But before anything else, pray po tayo. Let's pray. Dear Heavenly Father, Lord, once again, I ask your help. Once again, Lord God, I ask your blessings. Sana po, Panginoon, kayo mag-bless nitong simple study na ito. May this give light to the people listening right now, and may this help out them sa kanila pong mga mahal sa buhay, kaibigan, o sino man mga kasalamuha po nila, na isa rin pong Seventh-day Adventist. Lord God, use this material for your greater glory and to warn us, Panginoon, of those false teachings that may arise in our daily lives and mga encounters po namin. I pray this, Lord God, in the name of Jesus Christ, my beloved Savior. Amen. Seventh-day Adventist o mga Sabadista po ang tawag po sa kanila sa Tagalog, na kung saan ito pong mga Seventh-day Adventist na to, actually, pag makikita nyo po sila, no, sometimes we ask, ano ba mga itsura nila? Paano ba natin sila madidistinguish? Unlike other cults, they don't have a standard outfit na tulad ng mga Mormons, ano, makita mo naka-white polo, necktie. Ang mga JW, obvious sila eh, kapag mga naka, ano sila, handbag or shoulder bag, tapos mga naka-polo or what. Actually, ang itsura po nila, mga minamahal, they look like ordinary Christians, like mga Baptists in particular. They also sing hymns. Yes, they sing hymns sa kanila pong churches. Ang kanila mga churches, meron din mga tulad ng mga pambata, Sunday school, and mga regular services po nila. They are also conservative. And you will ask, bakit parang mga kawig na kawig natin sila? You'll understand this because of their roots. Okay? Before that, I want you to know how much or how many they are. They go by millions na rin po, mga minamahal. Although they don't have this exact number because sila rin po ay mga independent churches. Wala rin silang parang, meron silang headquarters, pero meron din po sa kanila mga humiwalay at saka nagkaroon din po ng mga parang local churches. So, itong world map, yan, makikita nyo dyan, yung population niya. Ang population po ng mga SDA is marami, normally of course sa USA kung saan po sila nagsimula, tapos dyan sa may Brazil, tapos of course, lagi na lang ang Pilipinas, ano, since this is addressed talaga para sa mga Pilipino, ang Pilipinas po ang isa sa may pinakamaraming mga Adventist. Okay, you can see the number is very dark. And if titingnan mo talaga by population, pinakamarami ang Brazil. Tapos pumapangalawa ang US, then ang India, at pang-apat po ang Pilipinas. With having about 750,000 na mga SDAs all around Luzon, Visayas, and Mindanao. Okay? So, yan po, no? Alright, so, ito po ang pag-distinguish nyo po sa kanila. The easiest way to distinguish these people is that they are very much vocal about prophecy and Sabbath. Okay? These are the two major emphasis po ng church na ito. Ang emphasis nila is about Advent, kaya tawag sa kanila Adventist, kasi they want or they focus too much on the, well, they focus very much on the second coming of Jesus Christ, which is yung Advent. And then they also focus very much on the seventh day, which tinatawag po na Sabbath day. Alright? And this is because of the leaders that they had. They have these leaders and na nag-influence po sa kanila ng dalawang major teachings na ito. Unang-una, ito pong si William Miller na born sa Massachusetts, USA around 1782. So you pretty much know kailan po o anong taon sila or century po sila nabuo, around 18th century. So ito pong si William Miller, mga minamahal. Siya po ay isang Baptist preacher. Okay? Kaya po ganun ang roots nila. It's like almost the same with the Baptists today.
Kasi nga po, ang isa sa kanilang, actually na unang pinaka-influencer po nila ay isang Baptist preacher. And William Miller is known for preaching about the return of Christ. He yearned so much. Talagang gustong-gusto na niyang bumalik si Christ. Di ba, kung maalala niyo po mga previous na pag-aaral natin, mahilig po ang mga early Christians, lalo na nung mga 1800s, 1500s to 1800s, Reformation time, pinag-uusapan nila yung pagbabalik na ng Panginoon agad. Apart from those experiences na nararanasan nila sa mga World War II, na akala nila yun na yung parang tribulation or something. So, ito po, si William Miller, siya po ay na talagang devoted. May intense study po siya sa Bible prophecy. At gustong-gusto niya malaman ang pagbabalik ni Jesus Christ kung kailan. And because of that, nagkaroon siya nitong parang date setting. He set the date ng pagbabalik ni Jesus Christ noong 1831. Sinabi po niya, si Christ ay confidently, sinabi niya babalik po si Kristo noong 1843. Okay? 1843 sabi niya. Pero obviously, hindi po bumalik ang Panginoong Jesus noong 1843. At ito ay nagresulta sa tinatawag na first disappointment. Ibig sabihin nga, hindi natupad yung kanilang prophecy. Kasi nga itong si Miller, hindi siya masyado nag-consult sa mga talaga nag-aaral ng Bible. Although he was a Baptist by denomination, yun nga lang po, nagkamali siya dun sa too much date setting. But he's a humble guy. He's a humble guy and he admitted his wrong. He admitted his false prophecy. No? Pero yun nga, because of this, si Miller pa rin po ay nagpatuloy mag-preach at marami pa rin po siyang mga followers. Tinawag po mga followers niya na mga Millerites. Millerites. Okay? So sa mga followers po niya, eventually lumabas po ang mga Adventist around 1843. So sila po ay dumami ng dumami hanggang ang pinaka nag-influence po sa kanila later on ay ito pong si Ellen G. White. This is more popular sa kanila at lalo na kung tatanungin yung mga modern Adventist. Si Ellen G. White po ay kinonsider din nila na parang prophetess. Si Ellen G. White po para sa kanila ay isang prophet. Okay, although babae, ano? So, prophetess at ito po ang naging dahilan kaya po naging mas focus sila sa seventh day or ang Sabbath day. Si Ellen G. White po kasi siya po ang isa sa mga nagpasimula nung tinatawag na Heavenly Sanctuary kung saan dito ginagawa yung investigative judgment ng Panginoon. So what is the idea behind that? Ang ginawa po nila nung hindi po natupad yung prophecy ni William Miller, ang ginawa po nila, sinabi nila, parang mga JW din, ano, hindi dumating literally si Jesus Christ but instead spiritual siyang dumating. Ang version naman ng mga Seventh-day Adventist, hindi dumating si Jesus Christ dito mismo sa earth, pero dumaan muna siya doon sa heavenly sanctuary. Kung maalala niyo po yung tabernacle, ang tabernacle po may mga compartments po yan. Meron third, Holy of Holies, tapos yung second part, and doon sa may laver part. Ngayon, nandun pa lang daw si Jesus doon sa heavenly sanctuary at may mga investigation siyang ginagawa. Later on, you'll understand what does investigative judgment means, and this is an important study po para sa mga SDA. Anyway, going back to Ellen G. White, siya po ay isang writer din po at marami siya, according to her, nagki-claim siya ng mga several visions and teachings and revelations, at these are common and these are the things that makes up a cult, di ba? Yung meron kang sinasabing sarili mong mga revelation, may mga pangungusap sa Diyos, vision, at dahil nga dito, diregard po siya as parang prophetess. Okay? So, ito po, si Ellen G. White, ang mga writings po niya, kinonsider din po as inspired. Inspired. Although, hindi equal sa Bible as the SDA claim, but they are inspired. Okay? So, other than that, meron mga pag-aaral o kaya mga articles na nagsasabi nga na si Ellen G. White, ang kanyang mga visions, ang kanyang mga revelations is parang isang brain or nervous system breakdown o kaya hysterical trances.
So may mga nagsasabi talaga na parang sarili niya lang hallucination po yung mga visions po niya. Anyway, proceeding with what they actually teach, later on I'll give more onto that. Pero ito po ang kanilang headquarters. Ang headquarters po nila, although hindi lahat ng Adventist is nandito, pero as a general view on the Adventist, ang headquarters po nila is nasa Maryland, USA. Makikita nyo po yan sa Silver Spring, USA. Okay? So malaki rin po yung venue na yan. It's very big, at dyan rin po napag-uusapan ang mga bagay-bagay patungkol sa mission, vision po nila at mga publishing things po nila. Okay? Now, regarding naman po sa mga main activities nila, paano sila nagpaparami, paano po sila nag-evangelize. So, they also do the regular one-on-one evangelization, preaching meetings, at meron po sila mga piniprint na mga libro. So, si Ellen G. White, marami po siyang mga sinulat. Although, if i-investigate nyo po si Ellen G. White, kilala rin po siya bilang isang plagiarist. Nagpi-plagiarize siya, kumukopya siya ng mga works ng iba and then nilalagay po niya sa kanyang books. Okay? So, ito naman, meron sila mga comics din na tinatawag na Adventist World. At dyan po, marami po sila mga publishing houses. And this is, these are producing magazines about sa good health, family, prophecy, which is catchy sa mga tao. And, isa rin pong mga bagay na nagpapa-catch po ng attention ng mga iba at pang-akay nila sa mga tao for them to get converted is ito pong mga academies nila o mga schools nila. Meron pong kilalang school dito po sa Pilipinas, tinatawag na Adventist University of the Philippines. Nagbubuo po sila ng mga yan, at apart from that, they have this really famous hospitals. You will notice meron mga Adventist hospitals po sa iba't ibang parte po ng Pilipinas. Ito po yung Adventist Manila, Manila Center, meron po sa Davao, meron din po sa Cebu. So marami po yan, ano? I just listed a few for you to see. And meron din po silang approach na sa mga movies, dun po sila nagpapakilala. Kung, ewan ko kung napanood nyo na po ito, pero ito yung isa sa mga sikat na mga movies po na na-produce po nila, yung Hacksaw Ridge. By the way, they are good movies. But you can notice there, if you watch it, they are promoting and they are telling about the Seventh-day Adventists and their beliefs. So ito rin po si Gifted Hands. Kilala po ito si Dr. Ben Carson. Si Dr. Ben Carson ay isa pong neurologist, if I'm not mistaken. At ito pong Gifted Hands, kinuwento po ang kanyang buhay dito at kung paano po siya naging successful doctor. So yan, ano, yan ang mga ways nila to evangelize people and to let them know about it. And one of the most popular today is ito pong YouTube videos or YouTube ang dito influencer na ito, sa Bible Flock Box. Siya po isang SDA at marami po siyang videos about sa prophecy, about sa mga facts about heaven, hell. There are some truths to the things that he's showing sa videos, but if you really look into what he's teaching about the Seventh-day Adventists at mga ano po nila, resources about that. Okay? So, after that, dito na po tayo sa mga teachings po nila. So, it is essential na maintindihan nyo po ano mga tinuturo po nila so that when you face them, you know what to say about them. So, there is this investigative judgment. Ano po ito? Ang investigative judgment is the idea of Jesus Christ right now investigating ang iyong buhay. Okay, they believe that man can be saved by grace through faith. Then again, kaya ako po nasabi rin yun, and mapapansin nyo po, meron po talaga silang influence ng mga Baptist. That's why they teach that. Although, if you ask different divisions of SDA, mapapansin nyo po na nag-iba-iba sila ng view dyan. Pero in general, they believe that salvation is by grace through faith and it has to produce works, or my works involved. And more in particular, what works? It is the Ten Commandments or the law. Okay, now, itong investigative judgment, tukol saan po ito? Ang investigative judgment po na tinutukoy po dito is that
Kapag po ikaw, let's say, you've known Jesus Christ, di ba? You have accepted Him as your personal Savior. Now, Jesus is reviewing your life in the judgment day. Nandun siya sa langit, sa holies of holies. At doon po, chinecheck niya kung ano yung mga tinitingnan mo, kung ano yung mga araw-araw mong ginagawa sa isip mo, or anything to do with your works. And because of that, that will determine eventually ang iyong worthiness kung ikaw ay makaka-enter nga ng Kingdom of God. They try to view that as parang sasabihin po nila na, ay, hindi po yan basis para mapunta ka sa langit o impyerno. Alam na ng Diyos yun. Parang predestination idea. Pero it's just a way of them saying na ikaw ay saved by grace pa rin, pero tinitingnan lang ng Diyos yung iyong buhay. Pero actually, yung ibig sabihin nun, they also try to say that you should be living by the law. And of course, part of that, yung pinaka-importante po dyan, is the law na kung saan you are keeping the Sabbath. Now, there's this idea about keeping the law and Sabbath. Ang mga Adventists po, sila po ay talagang kilala sa bagay na ito. Sa Ten Commandments, kung meron man silang pinaka-i-emphasize po dyan, that is the fourth commandment. And the fourth commandment is keeping the law or keeping the Sabbath holy. So that means, hindi po sila nag-gather ng Sunday. Nag-gather po sila ng Sabbath day, which is the seventh day in which Jesus are in it. It means God rested on the seventh day. Kaya po sila tinawag din ng mga Sabadista. Alright? So, ang law of God are still in effect. We agree with that. The law of God is still in effect today. But this is somehow with a touch of the idea na part ito ng salvation para sa kanila. Okay? So, worshiping on Sunday, meron pong rason kung bakit po talagang focus po sila sa Sabbath keeping. Because yung worship daw ng Sunday, later on I'll explain further, para sa kanila ito po ay pagan. At ito po para sa kanila ay sumusunod doon sa mga sinasabi sa Revelation na parang related sa mark of the beast during the Great Tribulation. So, the idea na kapag ikaw ay sumasamba ng Sunday, ikaw ay isa sa mga followers ng beast. Okay? And that also means you're not part of this church that is following the truth. Alright? So, that's the idea behind that. And Sabbath keeping basically is necessary for salvation. Alright, so ito yung sinasabi ko kanina, no? Officially, tinuturo po nila according sa kanila is by grace through faith. Kapag may mga nakakausap kayong mga Sabadista, they will tell you that. They believe that it is by grace through faith na ikaw ay maliligtas. However, meron mga ibang writings na mga sinasabi na iba. So, katulad po nito, no? Si Ellen G. White, may mga sinusulat po siya, quote, acceptance of Christ at conversion does not seal a person's destiny. So, pag in-accept mo daw si Christ, hindi pa daw yon sure, hindi pa daw yon assurance. So, tinuturo po niya, ang justification, it awaits on Christ's investigative judgment. So, kailangan daw muna pumasa ka doon sa investigation ni Christ to see if a person keeps the law. If he keeps going to church, and when he does the church during Sabbath, if he lives a clean life, and so on and so forth. Sabi pa ng ibang Adventist, we keep the law of God because we are saved, not because we can save ourselves by law keeping. Parang gandang pakinggan, ano? Pero sa totoo lang, iba-iba po ang kanilang view with that. Kaya nga may mga questions na pwede ba natin silang isama sa body of Christ. But actually, majority ng mga evangelicals din at saka mga nag-aaral po or mga Baptists or mga nag-study about the body of Christ, alangan sila doon na isama sila because some of them or most of them are actually teaching plus law. Okay? So, ang doctrines about nyo sa Bible, what do they believe about the Bible? They also believe that the Bible is the inspired Word of God. In fact, brethren, know this. In fact, isa po sila sa kilala na nagsimula ng King James only. Okay? Tinatry i-attribute nga ng mga ibang mga tao o yung mga anti-KJV sa mga SDA daw kinuha yung idea about the King James only movement. Kasi nga po, sila po ay talagang gumagamit din ng Bible
And sa mga Kristiyano, or sabihin natin dito sa mga in line with the other cults, ito pong mga SD ay talagang mga nag-aaral din ng Bible talaga. And tinatawag din po nila ang mga sarili nila as Bible believers. Yun dun sa Bible Flock Fox na YouTube channel, tawag niya sa sarili niya is Bible believer, kaya ako po nakilala yon at kaya ako po nakita yon. Akala ko Bible believer talaga, pero as I investigated further, siya po pala isang SDA. So they believe that the Bible is inspired, and most of them are also using the King James Bible as their authority. But apart from that, they also use Ellen G. White's writings as one of the inspired writings of God. All right. So about Trinity and Christ, they do believe in Trinity. They do believe Jesus Christ is God. That's good. But about this soul sleep, they also believe and teach na kapag namatay po ang tao, siya po ay matutulog lang. That includes the body and the soul. Okay? Matutulog po siya at mag-aantay hanggang sa pagbabalik ni Jesus bago po siya magkakaroon ng consciousness uli. And we know that soul sleep is not true. And the Bible said na sinabi po ni Paul, yung kanyang to be present with the Lord is more important. To be absent from the body and to be present with the Lord. Sinabi rin po sa 1 Thessalonians, ang body, soul, and spirit ay magkakaiba po. At hindi po natutulog ang soul. Ang natutulog po is yung body. Yan po yung naiwan sa grave. But the soul is alive right after they die. And it's gonna face judgment someday. They also believe in annihilation. Annihilation na kung saan sinasabi nila at pang-akit din nila that God is love. At ang mga wicked, hindi po sila dadanas ng everlasting torment. They will just get punished for 1,000 years kasama ng devil. And then after nun, doon sa Revelation 21, they will be annihilated. Ibig sabihin, mawawala na lang sila ng parang bula. Just like the mga JW, di ba? They believe that. They will believe that the soul will just, you know, maglalaho na lang ng parang bula. Okay. So, ano pa? About prophecies. Marami rin po mga prophecies si Ellen G. White. That's another entire study po or Bible study na pag-aaralan natin kung gusto natin tingnan po yung mga yan. But the idea behind that is that they also have this prophecy or date settings in which si Ellen G. White din ay dun nga siya nakikita na maraming pagkakamali din po. Alright, let me go to the important questions po and how to refute them. So, about the keeping of Sabbath. You know, again, ano, if you face these people and if you really face isang Sabadista na nag-aaral talaga ng Bible, is you will be surprised that they are really using the Bible well. And you have to be prepared kapag na-meet niyo po sila. Dahil kung wala kang alam sa Bible, lalo na sa dispensations din, ma-put down kanila, and they even use the King James Bible. Now, ito yung idea nila about the Sabbath. Ang Sabbath daw ay instituted nung creation pa lang. Nagsimula ito nung creation pa lang. Diba si God? He made heaven and earth for 6 days. And on the 7th day, He rested. O, diba? Parang nagsimula dun kay Jesus Christ. Sabi ng Genesis 2:3, and God blessed the 7th day and sanctified it, because that He had rested from all His work. He had rested from all His work which God created and made. Now, sinabi sa Exodus, ito nga po yung sa 10 Commandments, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all thy work, but the 7th day, which is yung Sabbath, is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt do not do any work, nor thy son, nor thy daughter, nor thy manservant, nor maidservant, nor thy cattle, pati mga hayop, ano? Nor thy stranger that is within thy gates. So, ang sinasabi po nila dyan, ang 7th day ay dapat kinikip mo until today. Alright? So, paano yan? Nasa 10 commandments na naman, di ba? Bakit hindi natin ikip yung 7th day? This is the reason why. It is because in Exodus 31, sinabi po doon
verses 12 to 13 that the Lord spake unto Moses. Take note, he spoke unto Moses, at ito ang sabi niya, speak thou also unto the children of Israel, saying, verily my Sabbaths ye shall keep, ye who are these people, ye shall keep, for it is a sign between me and you. Tinutukoy niya yung children of Israel, sila Moses, yung mga Jew, throughout your generations. Remember what happened to Moses? Di ba si Moses po, nagsimula siya nung tinawag siya ng Panginoon dun sa Egypt, at sinabi niya na alisin ang kanyang mga, ang kanyang people from Pharaoh, sa slavery ni Pharaoh, and then God will bring them to the promised land. Isa po ito sa mga signs, nagbigay ng mga signs ang Panginoon, plagues dun kay Pharaoh, and to prove to the Israelites that it is really God who's calling them. At ito ay isa sa mga sign o kaya covenant ng Panginoon sa Israelites. Ano po yun? Yung Sabbath. Please take note, this is not an individual promise or covenant. It's a national covenant. Remember that Israel started to be considered as a nation noong time na po ng Exodus, si Moses. They are already as a nation, as a group. Hindi po isang church ang tinutukoy dito, hindi po denomination, hindi po mga hentil, pero ang mga Hudyo. So in short, ang sinasabi ko po, ang Sabat po, sabi ng Bible, ay it is a sign between the Jews and God. It is their covenant. In fact, it's an everlasting covenant for them. For them. Alright. Sinabi pa po sa Bible, to be more clear, ano, in the New Testament, ang Jews nagre-require sila ng sign. Ang mga Jews, para sa kanila, to believe that it is from God, they require a sign. And ito nga po, isa sa mga signs sa kanila. It is for them. Now, ito yung tanong, ano, minsan, ito po mga gagawin po nila with regard dito sa Jews lang ito at hindi sa Gentiles. Pag binasa mo yung Exodus 20, sasabihin po nila dyan, tingnan nyo, sinabi dyan, ano, nor thy sons, obviously, ang tinakausap dito ay mga Jews, daughter, manservant, maidservant, pati mga hayop po, o paano naman to, nor thy stranger that is within thy gates. Ang stranger dyan para sa kanila is mga Gentiles. Ang stranger po dyan para sa kanila is mga non-Jew. However, if you will look into that, ito pong stranger na to is hindi mo pwedeng sabihin na Jew lang po, or mga non-Jew po ito. It could be someone that doesn't really belong to their house, or it could be someone na talagang hindi lang, napadaan lamang po, no? Hindi po natin pwedeng sabihin na mga Gentiles lamang po ito. Hindi po ganun ang pwedeng mangyari dito. Kasi if you look at the stranger, even you look at the meaning of the stranger, Exodus 20 verse 8. Yung first mention din po ng stranger sa Exodus, sa Genesis, Exodus 20, let me look at that, 20 verse 8 to 10. So, this was actually instituted, mga minamahal, gaya nga ng sabi ko, no, as a nation po sa kanila. This is a promise as a nation, and God gave it to the nation of Israel. At ito po ay hindi po natin pwedeng sabihin individually or para sa man. Ito po ay para sa mga Israelites lang talaga as a nation. Ngayon, dito po tayo sa pag-worship po ng first day. Bago yan, puntahan pa natin iba nilang mga questions. So, ang Sabbath ba, hindi ba siya binding sa mga Gentiles din and sa ancient times, but only to Israel? Hindi ba dapat ang Sabbath in-keep din natin sa New Testament? Kasi si Jesus Christ, pumunta siya sa Sabbath. Si Paul, nag-preach sa Sabbath. Diba? Tapos may mga questions pa na ganito na may na-mention sa Bible that the Sabbath was made for man. So may mga ganun pa, no? That's in Mark 2:27. Sinabi ni Jesus that Sabbath was made for man. And in that, they generalized it. Parang ito pong stranger dito, that it is man na kung saan lahat ng klase ng tao.
Now, kung kayo po ay nag-aaral po ng Bible at talagang tinitingnan po ang biblical interpretation or pinatawag nga na hermeneutics, ang exegesis po dito is that you look at the verse according sa context. Tatanungin mo muna, sino ba yung audience na kinakausap po nung verse na yon? Sino yung tinutukoy na audience po niya at kung sino po ang ina-address? So dito si Jesus Christ, he was talking about the Sabbath kasi nga he was talking to the Jews na nagagalit siya dahil nga ayaw po nila na may gawin talaga totally sa Sabbath kahit kailangang tulungan mo yung kapwa mo. Diba nung time na merong withered hand, merong may parang may problema sa kamay, tapos Sabbath day yon. Ang tanong ni Jesus, is it lawful to heal on Sabbath or not? Tama lang yun. Kailangan ka okay lang na mag-heal ka sa Sabbath at i-break mo yung Sabbath kung ito naman ay kinoconsider ang buhay. So, nung time na yun, nag-heal pa rin si Jesus Christ during Sabbath at doon nagalit yung mga Sadducees, Pharisees at inaano nila si Jesus Christ. Kasi nga, para sa kanila dapat stricto yung Sabbath, wala kang gagawin. And mind you, Sabat po sila nag-worship, sabat po sila pumupunta para mag-worship sa Panginoon. Eh kung titingnan mo talaga 'yung ibig sabihin ng sabat, ang sabat po wala kang gagawin. Tingnan niyo 'yan, no. Seventh day thou shalt not do any work. If you follow that strictly, mga minamahal, and if you really look at what the Jew or how the Jews do it, di po sila kahit magbukas man lang ng kaldero o kaya magbukas ng apoy sa kaldero para magluto, hindi po sila gagawa ng kahit anong work, then why are they worshiping or even working during the Saturday? Wala ka talagang dapat gagawin dyan. At ang sinasabi pa nila, ay hindi, ano lang yan, worship lang yan, ibig sabihin wala ka talagang work na ginagawa, you're trying to worship God. Well, if you be technical in this, talagang you have to rest. You have to rest during the Sabbath. Now, regarding naman sa panahon natin ngayon, is it wrong? Is it wrong if you gather every Saturday? Is it wrong if you do work? Or let's say you evangelize pag Saturdays. Is it wrong? No, it's not wrong. In fact, you can also do your service hindi lang sa Linggo. You can also do your service on Saturday. You can also do your service on Monday. It depends on you. Because in Romans 14, hindi naman natin, or hindi tayo stricto about that thing. Just so happen na ito nga pong mga Sunday is nagkataon wala pong pasok ang mga tao at dito po nakasanayan na rin po na mag-meet. And dito na rin po masasagot yung mga tanong later on about the first day of the week. Okay, this is another important thing na dapat pag-usapan. What about worship on the first day of the week? Now, the reason that kaya po ayaw nila mag-worship ng first day of the week is because nililink po nila ito kay Emperor Constantine at sinasabi po nila na ang nagsimula po nitong first day of the week service at worship ay ang mga Katoliko. Okay? Catholics daw po ang nagsimula nito. And because of that, they are also really against the Catholics and they think of the Catholics including the Pope as the Antichrist. Now, ang tanong po dito, no? Kung meron man po nagsabi na or kung meron pong nagsimula ng Sunday as the first day of the week na worship day or day of the Lord, sino pong Pope ang nagsabi nun? Wala po silang actually maipapakita or ebidensya. Well, maaaring sabihin po nila si Constantine noong 321 AD ang nagsimula nito. Actually, totoo po yun. Si Constantine, nagpass siya ng law restricting work on Sundays. Pero itong official na proclamation po niya ni Constantine, mga minamahal, ay recognition lang ng mga practice ng mga church o kaya mga Kristiyano nung panahon na yon. Yung Sunday law na yon na sinimulan po ni Constantine, it doesn't prove na dun palang nagsimula yung worship service o kaya Sunday worship. Nagkakaroon na ng mga worship services ng Sunday noong time na yon ng mga Kristiyano. Ino-observe na po siya ng mga Kristiyano noong time na yon. In fact, kung babasahin niyo po yung Acts 20 verse 7, sabi po dyan, on the first day of the week, when the disciples came together to break bread,
Paul preached to them. Parang service, di ba? Paul even preached to them, ready to depart on the morrow. Kailan sila nag-gather? Kailan sila parang nag-service? First day of the week. What is the first day of the week? It's Sunday. So, nung time na si Constantine, dineklara niya po yung no work during Sundays, it is because he approves and he tries to give leeway sa mga Christians na mag-worship nga po sa araw na kanilang gusto. Hindi po nag-originate kay Constantine ang Sunday keeping, but merely an acknowledgement sa fact na nag-worship na po at nag-observe na mga Kristiyano that time. So ito po, no? Meron din po mga writings like sa Epistle ni Barnabas, written around 100 AD, sinabi po niya, "We keep the Lord's Day with joyfulness, the day also on which Jesus rose from the dead." Now, si Jesus Christ ay nag-rose from the dead nung first day of the week, mga minamahal. And that is one of the main reasons kung bakit po nagsisimulang mag-worship ang mga Kristiyano nung first day of the week rin. Around 110 AD, si Ignatius naman, letter po niya, mga early church fathers po ito, no? Mga early Christians po ito, nag-write siya ng letter sa mga Magnesians, sinasabi po niya, "We are brought up in the ancient order of things, but now have come to possession of the Lord's Day," which is he's referring to as Sunday. Alright, that's Sunday. Although, of course, doctrinally speaking, if you look at Revelation 1:10, ang Lord's Day ay iba po ang meaning din. Ang Lord's Day is the second coming of the Lord Jesus Christ. Pero, in a spiritual sense, we call Sunday as the Lord's Day because that's the day we worship God. That's the day we also do our services to God. Okay? So, yun po, no? Ang observance po ng Sunday ay hindi po Sabat lang nung time na yon. What are the proofs? Alam niyo po mga minamahal, marami pong pruweba ng first day of the week ay ginagamit na ng mga early Christians before. Unang-una, the reason why the first day of the week is being acknowledged importantly by early Christians is because Jesus Christ rise or rose up the first day of the week. Now, makikita niyo rin po na si Jesus Christ ay nag-appear at nag-commission sa mga disciples niya na go and preach the gospel nung first day of the week din. That is in John 20:19-23. Nag-commune po sila at nag-break bread. Ito pong Acts 20 verse 7 dito sa left nga po. And at the same time, dyan din po nagkaroon ng parang preaching or sermon si Paul. At ginawa rin po ito first day of the week, not on the Sabbath day. Sa church collection po, nagkaroon din po sila ng church collection during the first day of the week, not on the Sabbath day. 1 Corinthians 16:1-2. Ang Holy Spirit po, it came down during the time of the Pentecost nung Acts 2:1-2 in cross-reference sa Leviticus 23:16 on the first day of the week. First gospel sermon sa Pentecost, Acts 2:1 nga po, it was done on the first day of the week. First converts at mga nababtize at nag-gather po ng mga Kristiyano, it is during the first day of the week, Acts 2:41. So, this is just few proofs mga minamahal na hindi po Sabat lang as they claim that you must keep it as part of the law, as part of the keeping of the body of Christ, but in their idea also as keeping your salvation. Keeping the salvation of men para po ikaw ay maligtas, especially in the time of the investigative judgment. So, take note of these two things, ano? Yung Advent, ang kanilang Advent, it's just their eagerness para dumating ang Panginoon. Actually, there's nothing wrong with that if you are just being honest din na sinasabi mo, you just think. Kahit naman po si Dr. Rachman din po eh, he once did this date setting but not the exact day, it's more of the month and year na binibigay niya, but it's just a guess according sa kanya. But it's not something na gagawin mo at idideklara mo sa buong mundo, katulad ng mga ginawa nila Armstrong, katulad ng mga ginawa po ng mga ibang mga JW na nagdeklara po sila, and this year darating po ang Panginoon, confirmed, kumbaga. So, hindi po ganun. You can just for the eagerness sake, you can do that.
But ito pong isa sa mga major na mga mali po ng mga Sabadista. They really claim about the Sabbath keeping. And because of this, mga minamahal, I want to insert this ano. They really teach that man can be saved by the law. By the law. But if you are going to be honest and if you are going to check what the Bible really said about this, hindi po by the law po nasisave ang mga tao. In fact, if you read the book of Galatians in chapter 3, makikita nyo po doon na ang salvation po ng mga tao is not by the law, but by faith. By faith. I'll give you some few verses ano, para makita nyo lang po, or good verses para po inyo pong magamit once you want to show this to your friends maybe or to your loved ones o kaya kung may makaharap man kayo. Chapter 3, if you have a Bible with you, just check this out. So Galatians chapter 3 po, sinabi po dyan in verse 22, sinabi po doon, but the scriptures had concluded all under sin that by the promise by faith of Jesus Christ might be given to them that believe. Okay, so by believing po. At sinabi rin po sa verse 23, before faith came, we were kept under the law, shut up unto the faith which should afterwards be revealed. Ang law po sinasabi doon as a schoolmaster lamang po. At tayo po ay hindi ma-justify by the law, but by the grace of our Lord Jesus Christ. That is in verse 24. Galatians 3, 24. Meron din pong sinabi sa Acts 13:38. Ang sabi po dun sa Acts 13:38, be it known unto you therefore, men and brethren, that through this man is preached unto you forgiveness of sins. Verse 39, and by him all that believe are justified from all things from which he could not be justified by the law of Moses. Okay? So that's in Acts 13:39. Sabi naman sa Romans 8:1-4, therefore there is no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Sinabi po sa verse 3, for what the law could not do, that it was weak through the flesh, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh and for sin, condemned sin in the flesh. Alam niyo po, the best verse that I can give you is in Romans 10. Romans 10, verse 4. Romans 10 verse 4, sinabi po doon, Christ is the end of the law. Take note of that, brethren. Christ is the end of the law. What does that mean? Ang ibig sabihin po nun, mga minamahal, si Jesus Christ po ang nag-complete ng buong law. Here's the quick story behind that. Alam niyo po, isa sa mga ginawa ni Jesus Christ kaya nung bumaba po siya dito sa lupa is that to fulfill the law. To fulfill the law na hindi po kayang i-fulfill ng tao. You know what he did? He did every jot or tittle of the law in that siya po ang isa, kaisa-isang tao na nakagawa po nito. May sinabi po sa Book of James, kapag ginawa mo po ang commandment, siyam doon ay nasunod mo pero ang isa hindi. You basically have break all of them. Pero si Jesus Christ, mga minamahal, si Jesus Christ, what He did is He completed all the law. He completed all the law, wala pong mintis, wala pong pagkakamali, wala pong kulang. And because of this, tinawag po siya at sinabi po ng Bible sa Romans chapter 10, verse 4, that He is the end of the law. End of the law meaning, tinapos po niya ang law, finulfill po niya ang law, kaya ang righteousness nasa Kanya. Yung parang, fixed at final is nasa Kanya po. Kaya nangyari, mga minamahal, if you believe the Lord Jesus Christ as your personal Savior, if you believe Him as your personal Savior, ang mangyari po is mai-impute ang righteousness sa iyo ni Jesus Christ. What is that righteousness? Fulfilling all the law. Finishing all the things that you need to do na you cannot do. Kaya nga po, Christ did everything, mga minamahal. Just to point out that salvation is by grace, through faith, and not by ourselves, it is the gift of God. And that is why Jesus Christ did everything for you. Alright? So, yun po, no? Just a few more things I'd like to mention to you. If you are going to talk
or if you are going to mention things about the Bible, and if you will encounter SDAs or mga Sabadista, one thing you can do to approach them is that find something or common ground, which is isa nga po dun is yung by grace through faith. Like I said, sasabihin po nila yan, masisave po kayo by grace through faith. Pero i-insert po nila yung law, especially yung Sabbath keeping. So, if sasabihin mo, no, oh, ibig sabihin pala, if I accepted Christ as my Savior, pero hindi ako nag-worship ng Sabbath, then I'm not saved. More likely than not, sasabihin po nila, yes. Kasi nga, you have to keep the law. You have to keep it the right way. Parang sila yung New Testament Jew, eh, actually. Parang sila yung New Testament Judaism, kung tutuusin. And there will be a time na pag-aaralan din po natin ang religion ng Judaism for everyone's knowledge na rin. Paano pang ibang approach nyo sa kanila? Mababait naman po itong mga Seventh-day Adventists na itong mga minamahal. Kaya sabi ko rin po sa inyo, because of their roots, para rin po sila mga Baptist. Pero you just have to correct their theology, especially with regard sa salvation. You have to show those verses na sinabi ko sa inyo kanina. I could send the verses later on sa group po natin para magkaroon po kayo reference din. It is very essential that you use the Bible properly when showing it to them. You have to make sure that you understand that the Old Testament has been abolished and there is this New Testament that is given unto us. At yung New Testament po na yun ay mas na-reveal under ng ministry po ni Paul. Okay? At dun po niya pinakita yung pagkakaiba ng grace through faith in a clear manner versus keeping the law. And you will find out also that there's this transition in the book of Acts na nanggaling po sila sa parang law keeping. Kasi mapapansin nyo rin po sa Matthew, Mark, Luke, and John, maraming beses din sinabi ni Jesus Christ doon is yung keeping the law. Katulad ng pagkausap niya doon sa isang rich young fellow na sinasabi niya, I kept the law naman, Panginoon. Ano pang kulang ko? Sabi niya, sell all what you have and follow me. Deny yourself and follow me. So there's this na-mention po doon about law keeping. Nabanggit po mga yun kasi nga you are in this transition na kung saan supposedly papunta ka na sa millennial kingdom and wala po ang grace period. Pero dahil ni-reject po ng mga Israelites ang millennial kingdom, napunta po tayo dito sa mystery of the body of Christ, the time of the church age, grace period, na kung saan na-reveal po ni Paul. Okay? So I hope that is helpful sa inyo and how to win mga SDAs. Just share the gospel, the right gospel to them. These are good people rin na pwede nyo pong makausap. And they are vocal also on their beliefs. And I really encourage you to know your Bible because these people are knowledgeable as well sa Word of God.